ko, ginawa ko ito is to inspire other YouTubers, small YouTuber na kagaya ako na magpatuloy sa pag-vlog kasi may income sa pag-YouTube sa ads. So, ayun lang. But, don't forget na may mga requirements din si YouTube and policy na kailangan natin sundin. Hi guys! Welcome back to my channel. At yan, this is Miko from Miko Chong Channel. Kung bago ka palang dito, please don't forget to subscribe and click nyo na rin yung bell notification para ma-notify kayo kung meron akong bagong i-review or i-upload sa aking YouTube channel. So, for today's video, i-review natin kung magkano nga ba yung sahod ng Bex Friends sa kanilang YouTube channel. So guys, ito ang review na to ay isang estimated earnings lamang and hindi natin talaga kinuha yung kanilang data sa kanila personal and yung data na ito is nire-review lang natin sa site na public. So yung site na yon is Social Blade site. So kung ano pinapakita dun sa Social Blade, yun lang yung nire-review natin sa ating channel. So hindi talaga nagaling sa akin yung data, so at hindi ko din kinuha sa kanilang data. Ang data is nanggaling sa Social Blade. So nire-review lang natin. So, guys, kung gusto nyo malaman kung magkano yung sahod ko sa aking YouTube channel, andyan yung link sa baba para at least may idea kayo kung magkano yung sinasahod ko sa aking YouTube channel. And kung gusto nyo malaman yung sahod ng Bex Battalion, andyan din yung link, ilalagay ko sa description para at least alam nyo or may idea kayo kung magkano yung sinasahod ng Bex Battalion sa kanilang YouTube channel. So, without further ado, i-review natin yung sahod ng Bex Friends or i-insight natin yung kanilang income, kung magkano nga ba yung kanilang sinasahod daily, weekly, monthly, and yearly sa kanilang YouTube channel. So without further ado, let's jump into the video. And I'm back. Andito tayo ngayon sa Social Blade account ng Bex Friends. So meron na silang uploads na more than 18 uploads and subscribers na more than 108,000 subscribers and video views na more than 2,957,784 video views overall sa kanilang YouTube. And country, hindi pa nalagyan. And channel type, hindi din nalagyan. User created last August 10, 2020. So, bago lang sila sa pag-YouTube. So, sinabi ko kanina guys na alamin natin yung daily, weekly, monthly, and yearly estimated earnings nila. Kaya ako sinabi na may yearly estimated earnings sila kasi nga ito ay isang estimated earnings lamang. Nagbabase lang si Social Blade kung ilan nga ba yung video views nila and doon nagbabase yung kanilang estimated earnings. So hindi yun yung talaga yung kanilang actual amount na nakukuha. Pero again, binibigyan lang tayo ni Social Blade ng idea kung magkano pwedeng kitain ng isang vlogger daily, weekly, monthly, and yearly sa kanilang YouTube channel. Even though na hindi pa sila naka 1 year sa kanilang YouTube channel. So, back to the topic tayo. So, review or insight. So, total grade C+. Social Blade rank naman nasa 1,241,131 rank sa Social Blade and subscriber rank nasa 203,688 rank and video views rank nasa 1,212,327 rank sa video views and country naka-blank pa, same sa channel type naka-blank din and titignan natin kung ilan nga bang subscribers na dagdag sa kanilang YouTube channel for the last 30 days. So bago lang sila mga August 10 nag-start, so more than 2 months sila sa pag-YouTube. So titingnan natin kung ilan nga ba yung subscribers na dagdag. So subscribers for the last 30 days, meron silang 31,000 subscribers or 59.2%. So, it means bumaba yung kanilang subscribers count for the last 30 days. And video views for the last 30 days, meron silang 1,686 video views overall sa kanilang video or sa YouTube nila. And percentage, 45.6%. So it means na green yung kanilang percentage, tumaas yung kanilang video views for the last 30 days. And estimated monthly earnings, so ito na guys yung sinasabi ko. So sa lowest meron silang $422, maximum $6,700. So again guys, hindi ko alam kung nakasahod na to sila or hindi pa kasi nga alam natin is bago lang sila, so hindi pa siguro dumating yung kanilang pin. So but again, inaalam na natin kung magkano nga bang posisyon sible or pwedeng kitain nila sa kanilang YouTube channel. So, ang gagawin natin is ita times na natin sa 47 pesos yung kanilang estimated earnings. So, nilagay ko ito sa 47 kasi medyo mababa yung palitan ng dolyar sa Pilipinas ngayon. So, mag-start muna tayo sa lowest. $422 times 47.
So, meron silang 19,834 pesos sa kanilang lowest range monthly estimated earnings. And sa highest naman, titignan natin, meron silang $6,700 times 47. So, meron silang 314,900 pesos sa kanilang highest range monthly estimated earnings. So, again guys, inulit ko, yung highest range estimated is exaggerated. So, sobrang taas or sobrang sobra-sobra yung estimated ni Social Blade. So, pagbabasehan na natin siguro is nasa lowest estimated earnings in nasa kalagitnaan, hindi talaga siya nagmamaximize sa maximum income na pinapakita ni Social Blade dito. So, titingnan naman natin yung kanyang yearly estimated earnings, kung magkano nga ba yung sinasahod nila or posibleng kikitain nila sa kanyang YouTube channel yearly. So, meron siyang sa lowest na $5,100 and maximum $80,900. So, start muna tayo sa lowest. So, $5,100 times 47. So, meron sila sa lowest na 239,700 pesos sa kanilang YouTube channel lowest estimated yearly income. So, again guys, hindi pa sila naka 1 year. So, ito ay isang estimated lang and binibigyan natin ng idea ng Social Blade kung magkano nga bang pwedeng kitain ng Bex friends sa kanilang YouTube channel. And sa highest, even though sa highest is sobrang exaggerated, but again, i-try na natin i-compute kung magkano nga ba. So, $80,900 times 47. So, meron silang 3,802,300 pesos sa kanilang highest range yearly estimated earnings sa kanilang YouTube channel. So, medyo malaki-laki na yung kanilang estimated earnings. But again, meron na silang yearly kasi nga ito ay isang estimated lang, nagbabase lang sa video views ng data sa Social Blade. And titingnan natin yung kanilang daily estimated earnings kung magkano nga ba yung kinikita nila arawan sa kanilang YouTube channel. And okay, mag-start tayo sa September 30. So, September 30, meron silang $5 maximum $78. And October 1, meron silang $40 maximum $640. And nung 2, meron silang $13 maximum $203. And nung 3, meron silang $9 maximum $148. And nung 4, meron silang $5 maximum $78. So, nung 5 muna, meron silang $19 maximum $304. And nung 6, meron silang $20 maximum $313. And nung 7, meron silang $18 maximum $280. 8, meron silang $21 maximum $332. And nung 9, meron silang $19 maximum $311. And nung 10, meron silang $15 maximum $235. And nung 11, meron silang $10 maximum $155. And nung 12, meron silang $22 maximum $352. And nung 13, meron silang $28 maximum $454. So, okay yung kanilang estimated earnings sa kanilang daily. And again, titignan natin yung kanilang daily average, weekly average, and monthly average kung magkano nga ba yung kabuuan na kinikita nila sa kanilang YouTube channel arawan, weekly, and monthly. So, okay, mag-start muna tayo sa daily average. Meron silang $14 sa lowest, and sa highest meron silang $225. And weekly average, meron silang $98 maximum $1,600. And last 30 days, yung sinahod ng Bex friends nung nakarang buwan, meron sila sa lowest na $422 maximum $6,700. So, okay yung kanilang YouTube channel sa mga nag-i-start pa lang. And again guys, yung kinikita ng isang vlogger ay nasa nakadepende sa video views and ads na lumalabas sa kanilang YouTube channel. So, kung walang video views, wala din ads. So, walang kita yun. So, kaya ako sinasabi na video views talaga yung nagpapalaki ng income ng isang vlogger. Kasi kung walang video views, walang ads. Yun guys. So, ayun lang guys. So, alam natin na mga komedyante ngayon is sobrang dami ng nagva-vlog. Kahit artista,
ordinaryong tao. So alam nila na may kinikita talaga o kikitain sa pagba-vlog. So pagpatuloy na natin. So ginawa ko ito is to inspire other YouTubers, small YouTuber na kagaya ko na magpatuloy sa pag-vlog kasi may income sa pag-YouTube sa ads. So ayun lang, but don't forget na may mga requirements din si YouTube and policy na kailangan natin sundin. So ayun lang guys, kung gusto nyo support yung channel ko, please forget to subscribe and to click the bell notification for you to be notified if I have a new video to upload. So see you on my next video. This is Miko from Miko Chong channel. At peace. Yo.